Ya kayak gitu asal. Pasensya na po ha, medyo, ano, medyo maingi po ang background po natin. Okay, sasubukan po kaya natin ang the word computer. Okay, ano po kaya pwede natin ilagay as definition of the computer? Okay, so siguro, since sabi nga po natin kanina, necessary rin na kompleto po yung definitions, mahabang-mahabang definitions, kasi meron pong required na characters, okay, para po dito. Okay, it may be below 30 characters ang inaalaw po dito. So, let's say, pwede rin po natin sabing electronic device. Okay, so pwede na rin po siguro yan. Okay, next, what about electricity? Okay, ano kayang pwede yung definition ng electricity? Let's say, fundamental of energy. Excuse me, sir. Flow of electrons. Flow of electrons, electricity. Ah, sige po. Flow of electrons. Free conductor. Negatively charged particle. Okay, so okay na po yan. Okay, and the next. Let's say, science. Okay. Siyempre, alam na po ng marami yan. Science, systematized body of knowledge. Okay. So, hindi naman umabot sa 29 characters to. Okay? So, what about mathematics? Okay, mga subjects po to. Mathematics. Okay, so ano kaya ang pwedeng i-define sa mathematics? Okay. Science of numbers and operations. Pwede na siguro yun. Science of numbers and operations. Okay, so pwede na siguro to. Apat. Okay? Next. Okay. I-click po natin yung ano crossword and then ito po yung lalabas. And then, click po natin yung generate icon. So, ito na po yung lalabas. Okay. So, kapag ka gusto mo po natin ng ibang pattern, i-click lang po natin ang i-click ang generate and then maglalabas po ng iba't ibang pattern po yan. Click lang po ulit. Okay. And then kapag gusto na po natin i-save po itong ginawa natin, okay, i-click lang po natin yung save as image icon. Then ito po yung lalabas screen po natin. So, bahala na po tayo kung saan po natin gusto i-save po yan, kung sa desktop po natin. And then lagyan po natin ng file name. So, pwede po sigurong, okay, simply write crossword. Crossword 1 and then save. Okay, so kung nakikita po ninyo, nag-save na po dito sa screen po ng laptop ko. Okay, so i-open po natin. Ano po yung output? Ano po yung lumabas po dito? Okay, so we notice, ito na po. Okay, kapag ka gusto na pa rin mo natin i-view, simply click the print icon. Okay. And then, print. Okay, so ito po yung lalabas sa screen po natin. So, mamili na lang po tayo po ano po. Ano po ang gagamitin natin ang computer for that? Naghang yung screen ko, laptop ko. Sir, excuse po. Ay, sige po, ma'am. Sige po, ma'am. Apo, may tanong po si Ma'am Trixie, kung halimbawa, sir, what if gusto mo lagyan kahit isang letter yung mismong boxes para lagyan ng hint yung bata, paano po gagawin?
Pwede po kaya yun? Ano po, ma'am? Pakiulit po. Sorry po. Ano po, sir? Pwede po ba, what if gusto mo lagyan kahit isang letter yung mismong boxes para lagyan ng hint yung bata, paano po gagawin? Ah, okay. So, begin po sa question ni Ma'am Trixie, kung pwede naman po natin siya i-edit sa Word, tapos insert na lang po sa text box para dun sa letter na hint po natin. Insert text na lang sila doon sa Microsoft Word. So, okay, hindi siya direct? Excuse me po. Since sa app po kasi wala talaga siyang direct na pwede tayong magbigay. Ang pinaka-hint na po kasi nasa gilid. So, if you want to give more hint, siguro ano na lang, i-edit na lang po natin. Since pwede naman natin siyang ilagay sa Word, tapos mag-insert po tayo ng text box. Then doon natin ilagay yung letter na gusto natin ilagay. Then pwede naman natin siyang i-group na lang ulit para maging image na lang natin ulit. Tsaka may add lang po ulit. Ito kasi pwede siya, halimbawa po, gusto mo iba-ibang puzzle for every student. Kasi alam naman natin mga estudyante natin masyado ng matatalino. Diba? Na pwedeng isa lang yung gagawa, send-send na lang, pare-pareho naman yung sagot. So dito po, pwede natin silang bigyan ng iba't ibang puzzle para ma-identify natin na sila talaga yung gumagawa. Yun lang po, thank you. Salamat po, Ma'am Joy. Question? Sige po, sir. Sir? Sige po, sir. Pwede ba siyang i-resize? Pwede siyang i-resize? Opo, sir. Pwede po siyang i-resize. Kasi, let us say, gagawa ko ng task sheet o whatsoever activity sheet and then insert ko siya. So, pwede ko siyang gawing assessment, di ba? Opo, sir. I-resize ko. I-resize po. Kapag lalo-lalo na po, sir, lalo-lalo na kapag medyo maliit po, sir, no? So, kinakailangan lakihan po natin ang pati. Pwede naman po, sir. Okay. Salamat. Since tawad yung picture po siya, sir, pwede po natin i-resize po. Okay. Thank you. Lahat po ng, edit sa image po. Okay. So, may question pa po ba? Okay, so doon naman po tayo sa word search na puzzle. Okay, dito naman po sa word search puzzle, gaya ng sinabi ko kanina, since na-install na rin po to sa laptop ko, okay, i-click lang po natin yung installer na yun. So kapag i-click po natin, ito na po mismo yung lalabas. Ida-direct na po tayo dito sa table po na to, dito sa pattern po na to. So ngayon, so ano kaya pwede po natin ilagay? Siguro different gadgets na lang po. Okay? So pwede cellphone. Okay? May laptop. There is your headset. Ano pa ba? Ano pa ba? Okay, tablet. Okay, pwede din po siguro. Then, okay, headset. Meron na bang headset? Okay. So, earpads. Okay, and then, kapag kaya na i-type na po natin yung gusto natin, yung mga desired words na gusto natin gamitin para po dun sa pattern natin, i-click lang po natin yung word search. Kapag na-click na po natin yung word search, ito na po yung lalabas, and then click po natin yung generate icon. Okay, so pag na-click po natin yung generate icon, ito na po yung lalabas. Siya po mismo mag-provide ng pattern para po dun sa mga itinayip po nating words. Okay? So, i-click lang po natin ang i-click po yung generate, katulad din po siya kanina dun sa crossword para magkaroon po tayo ng mga iba't ibang pattern, desired pattern. And then, kapag gusto din po natin siyang i-save, okay, parehong-pareho din po ang process dun po sa crossword puzzle kanina, save as image, then lagyan po natin siya ng, okay, file name. Then, save po natin.
Okay, sa okay, desktop. Okay, so void while. And then, save. Ayun. So, ito na po. Nag-save na po siya dito sa PC screen. Open po natin. Okay, so ito na po. Lalabas.